Okay. Good morning. Welcome to our next module, which is module 3 in week 1, quarter 1, entitled Solving Quadratic Equation by Factoring. In the first, we're going to take the pretest. What I know, sa pong items yan, pakisulat sa 1/4, anong gusto nyo, 1/2, ganun. Okay, letter only. Mas maganda siguro 1/4 lang, 10 lang ito. And then don't forget to write your name, section, module 3, pretest. Okay. Sabi niya, if you got honest score of 10 points, hindi ka na magbasa sa module na ito. Honest lang ha. But before mag-take ng pretest, huwag magbasa dito. Okay, move na. Factoring quadratic equations. Okay. Factoring. Factoring by GCF. Ito yung mga case niya. Case A. Aligning the factor of each term will help you identify the GCF. What is GCF? Greatest common factor. Factor this polynomial 2x squared minus 4x. Okay. Sinulat niya si 2x squared. Next is 4x equals. What are the factors of 2x squared? Okay, ito yung mga factors niya. 2 times x times x. That is, multiply mo silang tatlo, magiging 2x squared. Kung 4x naman, 2 times 2 times x. Multiply mo silang tatlo, magiging 4x. Ano ang common nila? Ito yung dalawa. Box niya. 2 at saka si x. Ito na yung GCF nilang dalawa, ni 2x squared at saka ni 4x. The GCF of 2x squared and 4x is 2x. Isulat mo dito sa loob ng parenthesis 2x, 2x. So, kay 2x squared ta. Anong naiwan sa labas? Si x. Ah, ilagay mo dito sa labas siya. Sa labas eh. And dito naman kay 4x, nasa loob si 2x. Anong naiwan dito sa pag-factor niya is 2. So, labas sa parenthesis 2. And then, write the terms as products using the GCF as factor. Okay. Ang common nila, ito naman, dalawa. So, ilabas mo si 2x. Yung nasa labas, yun naman ang ilagay sa loob. Baliktad. Okay, si x at saka si negative 2 nasa loob na sila ng parenthesis. Ito na yung itawag na factors of 2x squared minus 4x. Answer na. Use the distributive property to factor. Ito na yun. Okay. Letter B. Case B. Factoring x squared plus bx plus c. Factor this polynomial. Sample. X squared plus 4x minus 12. Okay. Lagay ka ng dalawang binomial. X at saka si x. Factors ng x squared is x times x. Yung dalawa dito, wala pa. Saan mo sila hanapin? Okay, mag-factors ka ng yung third term, which is negative 12, b is 4, and c is negative 12. Look for the factors of 12, negative 12, I mean, with a sum of 4. Maghanap ka ng factors ni 12, negative 12 pala, na pag i-add mo yung dalawang factors na yon, magiging 4. So, hanap ka ng factors ni negative 12. Negative 1 and 12, 1 and negative 12, negative 2 and 6. I-add mo sila, negative 1 and 12, plus 12, 11. 1 minus 12, negative 11. Negative 2 plus 6 equals 4. Ito yun. So, ito yung ilagay mo sa box. Si negative 2 and 6. These are the factors. The factors are needed are negative 2 and 6. Okay, next. Pangatlong case. Factoring ex squared plus bx plus c. Ito meron medyo maganda ito. Factor this polynomial. Challenging. 2x squared plus 3x minus 2. Okay. May coefficient si quadratic term, which is 2. So, apat ang bakante. Ang factors lang ni x squared ay x times x. So, apat. Kailangan mo ng apat. Okay. Factors of A. I mean, A is equals to 2. Hanap ka ng factors ni 2. Ito na yon.
And then C is negative 2. Hanap ka ng factors ni negative 2. Dito sa B. Okay. Outer and inner. Okay. Hanap ka ng factors na ilagay mo dito sa outer at saka sa inner na equals to 3. Okay? So, dito, ang ginamit ng outer daw, 1 and negative 2. 2 times 1, di pwede, 0. Because 1 times negative 2, negative 2. 2 times 1, 2, negative 2 plus 2, 0. Dito naman sa pangalawa. 1 and 2 ang ginamit niya. Negative 2 and 2, 1 times 2, 2. 2 times negative 1, negative 2. 2 minus 2, 0 pa rin. Nag-trial and error na lang siya. So, 1 times negative 1, and then 2 times 2. 1 times negative 1, negative 1. 2 times 2, 4. Negative 1 plus 4, 3. Ito na yon. So, ito yung nilagay niya sa box. Itong apat na ito. 1, outer. 1 and negative 1, dito nilagay niya, 1, x, and then si negative 1, dito sa labas, outer man yan. So sa inner, 2 and 2, dito sa loob, 2 and 2. Pag i-multiply, i-distribute mo yan siya, magiging x times 2x, magiging 2x squared. Sa last tauna, 2 times negative 1, negative 2. Paano kunin ang 3x sa middle term? 2 times 2x, 4x. X times negative 1 is negative x. 4x minus x magiging 3x. Okay? So move. Next. Okay, let's try. Ito yun. Sasagutan ninyo. Practice. Hindi ko i-check pero kailangan ito gawin nyo. Practice. Okay, next. Collaboration, creativity, and critical thinking. Picture frame. Use the situation below to answer the questions that follow. You may discuss your ideas with your classmates. Okay, mag-discuss kayo ha, through GC or Zoom. Frame. A rectangular glass with an area of 168 inches squared is placed on a picture frame. The length of the glass should be 2 inches longer than its width. Okay. How will you represent the length, width, and area of the glass? May sagot ako dyan. Kaya nasa sagot. Practice, ha? Okay, next. Zero product property. For all real number E and B, if the products of two quantities is equal to zero, then either or both two quantities are equal to zero. 5 times 0 equals to 0, 0 times 7 equals to 0. If M times N equals to 0, then M equals 0 or N is 0. Isa sa kanila ay 0. Ito yung ibig sabihin niya. Okay. Sample. Sample number 1. Solve using factoring. 4x squared equals to 6x. Okay, 4x squared equals to 6x. Tanggalin ito sa 6x. Mag-minus ka 6x sa right side. Mag-minus ka din sa left side. So, 4x minus 6x. Ito na yun siya. 6x minus 6x. Wala na 0 na. Ito na yun siya. So, factors ka ng 4x squared minus 2x. Hanap ka. Gagamitin mo yung kanina. Table ka. Okay. Common factors nila. 2 times 2. Gini, 2 times 3. Galabas si 2. So, may x dito. Galabas isa. May x dito. Wala na si x. So, labas si 2x. Ang naiwan dito. Factors ni 4x squared divided by 2x. Magiging 2x na lang. Or minus. Dito naman. Negative 6x. And then factors niya, isang factor niya, or pwede rin gawing negative, divided by 2x, magiging negative 3. Akin lang yun, ha? Okay, pwede rin gamitin. Factor by GCF, 2 times, I mean 2x. Okay, so, paano ba yan? So, itong si sa loob, si 2x minus 3 equals to 0, isang ilabas mo yan dito. Dito naman, si 2x equals to 0, isang grupo din. So, 2x, ang tawag dito, zero product property. So, 2x equals to 0, and then ang isa, 2x minus 3 equals to 0. So, divide to both sides, 2x divided by 2 is x, 0 divided by 2 equals to 0. And then ito, plus 3, dito plus 3 ka, magiging 2x minus 3.
3 plus 3, 2x na lang. Dito naman 0 plus 3, magiging 3. Divide by, so, shortcut niya. Divide both sides by 2. 2x divided by 2, x na lang. 3 divided by 2, magiging 3 halves. Therefore, the solutions are 0 and 3 halves. Example number 2. X squared minus 3x equals 18. Okay. Dapat lahat ng terms nandoon sa isang side, left side. Okay. That is why itong si 18, mag negative 18 tayo sa ibang pamamaraan gagamitin natin is transpose, paglipat, magiging ang positive 18 magiging negative 18, ganun din. Dito ang ginamit niya is subtraction property of equality. Sa right side, naguna siya ng minus ng 18. Kung anong ginawa mo sa right side, ganun din sa left side. Nag-minus ka ng 18, minus ka sa left side. So, x squared minus 3x minus 18, ito na rin siya. 18 minus 18, 0 na. Ito na ang resulta niya sa second equation, second line. Third line, nag-factors na siya. Nag-factors ng x squared, first term, x times x. Ito, hanap ka ng factors ng 18 na magiging ano, 3 pag i-add mo. Okay. 6 times 3, 18 man. Negative 6 times 3, negative 18 man. I-add mo sila. Negative 6 plus 3, negative 3. Yeah, tama ito. Factor the trinomial. So, itong sila, x plus 3 equals to 0, isang grupo. Ito naman, x minus 6 equals to 0. Ang gagamitin mo ito, ang tawag dito ay zero product property. So, lipat si or subtraction property of equality niya. X plus 3 minus 3, magiging x. 0 minus 3, negative 3 na ito na yun. And then ito, pwedeng transpose ang gagamitin. Another way, so x minus 6 equals to 0. Paglipat mo si negative 6, magiging positive. Wala na dito sa left side. Therefore, the solutions are negative 3 and 6. Sample number 3. 2x squared minus 3 equals to negative x. 2x squared minus 3 equals to negative x. Dapat malipat lahat ang term dito sa left side. So, para ma-0 ito, plus negative x, mag-add ka ng x plus x. Pag nag-add ka ng x sa right side, add ka din ng x sa left side. So, 2x, i-arrange natin, 2x squared plus x minus 3 equals to negative x plus x, 0 na sa right side. Okay, and then factors ng 2x squared plus x minus 3, ito na yun, 2x squared, i-factor niya 2x and x. Factors ng 3, 1 times 3, magiging, pag i-add mo yan sila, magiging, x ba? 3 times x, x, 2x times negative 1, negative 2x, so 3x minus 2x equals 2x. And then ito, i-group mo siya, 2x plus 3 equals 0, 0 product property, 2x plus 3 equals 0, ito naman, x minus 1 equals to 0. And then, transpose ito si 3, magiging negative 3, divide both sides 2x, equals negative 3, divide both sides by 2, so 2x divided by 2, x na lang, and then negative 3 divided by 2, I guess, equals to negative 3 halves. At saka ito, transpose mo negative 1, papuntang right side, magiging positive, okay? So, x plus I equals to 1. And solutions natin are negative 3 halves and 1. Okay, what's more? Okay, ito na yun. Na-practice ka. Practice muna, ha? Okay, 5. Sure solution. Integrated, pero kailangan matuto. Okay, what I have learned, ito yung mga ginawa natin sa sample kanina. Ito yun, ang nalalaman natin. Next, what can I do? Ito yun ang solve nyo talaga sa intermediate or yellow paper. With solution, okay? And then, pretest na, I mean, assessment na, quiz. Okay, sulat sa papel ang letra lang, letter of your choice. Module 3, quiz or assessment, module 3.
your name, your section, and then yun lang po. Maraming salamat sa pagkikinig. See you on the next video on module 4 or 5 for the second week. Okay, good luck guys.